bago ang lahat, inom mo lang kayo ng milk. What's up, guys? Welcome back to my channel. Bago ka pa lang sa channel ko, ako nga pala si MummaDunna. I'm MummaDunna! MummaDunna! And for today's video, ang pag-uusapan natin ay medyo censored. Yeah. Well, ito naman, gustong-gusto ko talaga mag-share ng mga life experiences ko. So, ito, matagal ko na itong na-experience actually. So, gusto ko lang i-share ito sa inyo and for awareness na rin para sa iba. So, eto na nga, guys. Ang pag-uusapan natin today ay about constipation. Constipation. So, eto. Well, for me, marami siguro makaka-relate dito about constipation kasi maraming tao ang nakaka-experience ng constipation. Aminin mo yan, Beshi. Kinoconstipate ka din. So, eto na nga. Bago tayo mag-umpisa sa ating discussion, disclaimer lang, guys. Hindi po ako doktor. Hindi rin po ako nurse. I'm not a professional medical person. Eto, isi-share ko lang sa inyo yung experience ko, na na-experience ko mismo sa sarili ko. Kasi ako, aaminin ko, meron akong confession, guys. Ito na, aaminin ko na constipated po ako before, not anymore. At ang sikreto ko, guys, kung bakit hindi na ako nagko-constipate now is mamaya i-reveal ko sa inyo. Pero bago ang lahat, pag-usapan natin, ano nga ba ang constipation? Well, according to my research and according to science, research, and according to human anatomy and physiology, char, human anatomy and physiology, well, eto na nga, na-research ko, guys, na ang constipation pala is, kapag hindi ka nakadumi in a day, it's already constipation. Pero iba-iba naman kasi yung mga tao, constipation may vary depending on the person, depending sa health ng person, depending sa ano ng person, sa pangangatawan ng tao. Merong iba na 3 times a day nakakapag-poop, which is swerte nila. Pero meron namang iba, like me, before skuday, inaabot ako mga 2 to 3 days, hindi pa rin ako nagpo-poop. Sa lakas kong kumain, kasi nakita mo na sa katawan ko, sa lakas kong kumain, tapos hindi ako magpo-poop 2 to 3 days. Like, ew. Naimbak na sa loob. So, na-realize ko na constipated na pala ako. Tapos, nung medyo uncomfortable na siya para sa akin, kasi nga, parang nagbo-bloat na yung chan ko, lumalaki na. Alam mo yung, hindi naman ako talaga ganong katabaan sana kung di dahil sa chan ko. Yun na pala yung isang sign ng constipation, yung nagbo-bloat yung chan mo. If other signs of constipation is like pag iirita ka, kapag nagpo-poop ka and feeling mo parang may something pang naiwan, Beshi. Pero okay lang, sanay naman siya naiiwan. Pero pag ganun ang pakiramdam mo, ano pala siya, constipated ka na kapag ganun. And then, kapag ka naman nahihirapan ka din mag-poop dahil feeling mo, ang laki-laki, matigas na, ibig sabihin constipated ka. And the reasons why we are being constipated, guys, it's either dehydrated tayo, hindi tayo mahilig uminom ng water. So, puro tayo mga soft drinks, juice, mga colored drinks, pero water hindi tayo umiinom. So, hindi nadadigest yung kinakain natin. Kaya hindi tayo nakakapoop. Tapos, naiipon sila and then lalabas sila ng matigas na. Ayan. May connection din siya sa kapag mahilig ka sa coffee, kasi ang coffee is napakalakas niyan makadehydrate. Kapag kape ka ng kape, which is coffee is lifer sa akin. Diyos ko, hindi pwedeng wala ang coffee talaga naman. Ang coffee talaga ang buhay ko. Alam mo yun?
Yon, malakas pala makadehydrate ang coffee, guys. Nalaman ko sa research ko, o, diba? Tapos, other thing is, kapag hindi ka magulay na person and always kinakain mo mga meat, ganyan, talagang titigas ang poop mo. Magko-constipate ka din. And then, other facts na hindi ko na, I won't go through in details na, pero yun yung mga basic reasons kung bakit tayo nako-constipate. So, eto na nga. So, nagpalit ako, nag-change ako ng eating habits ko. Kasi nga parang uncomfortable na siya, hindi na siya maganda. Yung aabutin ka ng 3 days and then after 3 days, biglang beshi. Parang gusto mong isprayin yung pot mo. Pag-poop ka sa GR kasi stuck, overstuck na siya, beshi. You know what I mean? Overstuck. Tapos, parang sobrang irritating na. So, sabi ko, kailangan kong gumawa ng paraan. Try ako magdagdag ng liquid intake ko, like water, literally water intake. Nagdagdag ako ng water intake ko. I went more on fiber, gulay, mga ganyan. So, meron akong na-discover. Of course, alam niyo naman lahat na ang okra ay napakagaling na makapagpawala ng constipation. So, yun, trinay ko yun. Although, hindi naman siya ganun ka-helpful para sa akin na every time kumain ako ng okra is hindi naman siya lagi-lagi. Although, minsan, oo, nakakapag-poop ako ng agad-agad. Like, let's say, kumain ako ng okra today, tomorrow, no morning pagising ko, ayan na, effortless na ang pag-poop sa akin. Until such time na meron palang isang ingredient or meron pala kami sa pantry namin dito sa bahay na nag-iisang ingredients or drink na makakapagpabago ng buhay ko. Alam mo yun? Sobra niyang binago ang buhay ko. Ito, disclaimer lang guys, kasi results may vary naman depending sa katawan ng isang tao, from person to another. Hindi ko sinasabi na ito ay mag-work sa inyo. Ang sinasabi ko lang, sinishare ko lang sa inyo kung ano yung nag-work para sa akin. And you might wanna try as well. If it works for you, then good. If not, then try another option para ma-surpass nyo ang inyong constipation. So, ito na nga. Ang tinutukoy ko, guys, na na-discover ko na nasa ref lang namin pala ay ito. And disclaimer, this is not a sponsored video, Cowhead. If you're watching, this is not a sponsored video. Sinishare ko lang, guys, kung ano yung nakapagbabago ng aking bowel elimination status. So, eto na nga, guys, isishare ko sa inyo. Well, according to my research, one of the things that causes constipation as well is dairy products. Sabi dun, parang ngayon kong maniwala eh, pero sabi dun sa ni-research ko na too much intake of dairy products is nagko-cause ng constipation. Pero bakit ito? Ito talaga yung nakawala ng constipation ko. Na-discover ko siya, guys, one time. Kasi yung mga anak ko lang ang umiinom nito, lalo na yung bunso si Kobe, siya lang ang umiinom niyan. Nagsi-cereal sila sa morning, tapos si Kobe nilalaklak niya talaga kasi nag-stop na siyang mag-formula milk. So, lagi akong bumibili ng mga, pag nag-errands ako, apat na ganito, pero I never get the chance to drink it kasi hindi naman ako fan ng fresh milk. And before, iba rin ang fresh milk namin before at natikman ko yon and walang effect sa akin. Tapos eto, may one time na uminom ako isang baso kasi parang gusto ko lang, parang feel ko lang uminom. And during that time, constipated ako. Pagkainom ko ng isang baso, gabi yun. So, uminom ako ng isang baso. And then, kinaumagahan, pagising ko, aba! Unang sip ko, unang intake ko pa lang ng food in the morning. Aba, gusto ko nang mag-poop. And then nung nag-poop ako, parang na-flush at na-clear lahat yung laman ng intestine ko, guys. Like, seriously, seryoso. Ang sarap ng feeling na na-clear lahat yung laman niya. And nag-iisip ako na eto lang naman yung ininom ko nung gabi. So, ayun na nga, guys. So, syempre, hindi naman ko naniniwala, no? Bakit naman gatas? Biglang magaganon na ako. Feeling ko, parang feeling ko na sobrahan ata ako ng gatas, ganyan-ganyan. So,
Pero syempre, bet na bet ko yung feeling kasi syempre nakapag-poop ako, na-flush ko lahat, parang feeling ko na-cleanse ako dun sa loob. So ang ginawa ko guys, is nag-ano ko, uminom ulit ako ng gabi, sabi ko, another one. Testingin nga natin to kung totoo to. So, kinagabihan, before ako natulog, uminom ulit ako ng isa. Pagising ko, guys, ganun na naman. And then, parang feeling ko, wala siyang pinipiling oras kung kailan ka uminom. Basta, pag once na uminom ka ng isang baso ng ganito, for me, ha, sa akin, para sa akin, once na uminom ako ng isang baso ng ganito, like, after few hours, eto na, yung hindi naman ako nakaka-feel na masakit yung tiyan ko or anything. Basta gusto ko lang mag-poop. Parang napupoop lang ako. Sobrang napaka-effortless, guys. Alam niyo yung hindi, may mga times pa nga na ano, since nung ginawa ko siyang regular habit ko na uminom ng isang basong ganito in the morning and in the evening bago ako matulog, sobrang effortless. As in, hindi ka makaka-feel ng yung para bang sasakit yung tiyan mo, na parang nasira yung tiyan mo, tapos kailangan mo mag-CR, hindi. May mga times pa nga na parang, ang gagawin ko lang talaga sa banyo is mag-pee. Iihi lang ako. Pero, alam mo yun, yung parang kung sa siya na ang smooth na ng flow ng bowel elimination ko. And sobrang natutuwa ko. And then from then on, nawala na yung constipation ko. So, kaya ginawa ko tong video na ito is para i-share ko sa inyo kung ano yung na-discover ko for myself na it might work for you. So, sabi nga nila, sharing is caring. So, I hope kung itatry nyo man ito, I hope mag-work din sa inyo. And I hope itong video na ito is makatulong sa inyo, guys. Kasi para sa akin, sobrang laking relief sa akin ng cow head na to. May mga natikman ako ibang mga milk, pero hindi sila ganun. Hindi ganun ang effect nila sa akin. Cow head lang talaga yung nakapagpa-smoothen ng bowel elimination ko. And I already love it. So, guys, salamat sa pagsama nyo sa akin sa video na ito. And I hope may natutunan kayo from me today. And please comment down below kung gusto nyong i-try ito para sa mga nanonood dyan na nakaranas ng constipation. Kung gusto nyong i-try, please consider putting like testimonials on comments kung kumusta naman, kung nag-work ba sa inyo or kung hindi. Well, just a disclaimer again, I'm not saying na ito is mag-work for everybody na nakakaranas ng constipation. It worked for me, pero I'm not sure it's relevant. I'm not sure if it's going to work for you. So, ayan, at least kahit at some point makatulong man lang para sa mga constipated, kasi grabe, naranasan ko, mahirap talaga ang ma-constipate. So irritating, tapos parang emotionally affected ka rin kapag constipated ka. So ayan guys, if you're new to my channel, please consider subscribing and please like my video if you think you like it. And see you again soon on my next video. Bye bye. Bye, guys.